Jesus is coming again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat sa'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist Cesar, Diaz, Dizon, Jr. Comes through the gate. Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong kapatid at mga kaibigan. Sa muli po, tayo'y nandito ngayon sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Kayo pong lahat ay aking pong wini-welcome. Tayo po ay hindi na magpapatumpik-tumpik pa. Didiri-diritso po tayo agad sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, sapagkat ito po ay part 2 ng ating pag-aaral. At tayo po agad ay magpapanimula, tayo mananalangin. Dakilang Panginoon na nasa langit, nagagalak kami at tunay na nagpapasalamat sa inyo pong mayamang pag-ibig. Salamat sa karapatan na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay sama-samang muli ay makapag-aaral ng inyong mga salita. Kaya nawa magbigay sa amin ng kaalaman at karunungan na aming pong maunawaan ng mga ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Mga kapatid, atin pong bigyang pansin ang atin pong natanggap na video. At atin pong pinasasalamatan ito sapagkat sama-sama po natin itong i-discuss ngayon. Andito na po tayo sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Saan bang akin dito? Okay. Ngayon, mahal ko mga kapatid, ang Jesus is Coming Again Ministry ay muli umaanyaya sa inyo na kung kayo po ay mayroong mga prayer request, yan po ay atin na pong tunghayan maya-maya ng konti. Mabilisan po ito mga kapatid at huwag natin sayangin ang panahon sapagkat mababa ang ating discussion muli. Again, doon sa ating mga kapatid na gusto pong magkaroon ng kopya ng ating pong mga sermons dito, inyo po, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ipadalagad ang inyo pong mga request. Okay? At yan po ay kasama sa ating fundraising para po sa ating solar power. Ating napag-aralan kay Mr. Soratos na kung saan sa kanya pong discussion, ayon sa sinabi niya at kinuha pa niyang picture ng atin pong sabihin natin pinaka-billboard ng Seventh Adventist put on, about on the seventh day, he rested. So mga kapatid, ating mga kaibigan, atin pong patuloy na pag-aralan ang bagay pong ito na ang sabi pa niya, iginigiit ng mga sabarista. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lamang wala naman pong relihiyon o kaya siktang sabarista eh. No? Walang sabarista church. Well, yun pong mga bansag nila sa mga taong nangingilin ng araw ng Sabat. Atin pong bigyang pansin, ito pong atin pong pinag-aralan nung nakaraan, kagabi, ngunit atin po ito mga kapatid ipagpapatuloy sapagkat ito po ay part 2 na. So part 2, abangan, subaybayan, ang pagtutuwid sa programa at topic ng INSA Iglesia ni Cristo Manalo, ang pagbubunyag. So dito mga kapatid, sa ibaba, inilagay niya iginigiit ng mga sabrista ang Sabat. So dito po ay nilagyan ko ng note, maluwalhating itutuwid. Ang kanyang sinabi, atin pong ma-review ng konti ang mga ilang punto, sabi niya, ipinapauna na po namin sa inyo na walang talata sa bagong tipan na ipinag-uutos ng Panginoong Yesus na ipangilin ang araw ng Sabat. Mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po ngayon, gusto ko lang pong liwanagin sa inyo. Ang Panginoon ay walang bagong utos, wala po siyang ipinag-uutos sa kanyang kapanahunan, kundi kung ano ang utos noon ay patuloy niyang sinusunod at itinuturo sa kanyang kapanahunan. Ang problema lang kasi ng iba, gusto at naghihintay sila, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, na mayroon pang Kristong mag-utos sa kanilang muli. Yung ang sabi ko sa inyo eh, ito yung Biblia, may utos ng Diyos, ipag-utos pa ni Kristo uli. Tapos ang iba pa naman, ito pa, pag hindi daw ipag-utos ng mga apostolis, hindi na susundin. So isa, dalawa, tatlo, napakakapal ang Biblia. Paulit-ulit lang naman. Na ang tanong, totoo ba? Ano bang insaktong sinabi ni Kristo tungkol sa bagay ito mga kapatid? Na tinapunin niyo ito. Sabi ni Kristo, on 1:7, mga minamahal, wala akong isinulat sa inyo ng anumang bagong utos. O yan, nalina po niya na sabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan kay Juan, na wala po siyang isinulat na bagong utos. Ay kung wala siyang isinulat, ay ano? Kundi ang dating utos na. So mga kapatid, kung ang araw ng Sabat ay inutos na noon pa kahit sa lumang tipan, inutos pa sa kapanahunan ng mga propeta, nila ni Ezekiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, Obadiah, Micah, ng Habakuk, Sipriaga, Sikaray, Malakay. I'm talking about the Old Testament. Ang sabi niya, hindi ako sumulat sa inyo ng bagong utos, kundi ang utos ng aking masabi sa inyo, yung dati na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita ng inyong narinig. Ano man ang narinig noon, ano mang ibinigay noon, dati nang ibinigay noon pa man, ay sinabi po sa atin ng kasulatan, mahal ko mga patid at mga kaibigan, napakalina po. Huwag na kayong maghintay na bigyan pa kayo ng utos ni Kristo. Mangilin kayo ng Sabat, then mangilin na kayo. Ay sabi ni Apostol Pablo, mangilin kayo ng Sabat, then mangilin na kayo kasi inutusan kayo. Kapatid, kaibigan ko, huwag po kayo maghintay ng ganyan. Bakit? Darating na lang Kristo, di niya yan ba sasabihin ulit. Bakit?
sapagkat wala siyang ipinag-uutos. Wala siyang binago. Ni wala siyang inulit. At wala siyang bagong ipinag-utos. Kundi sabi niya, wala akong isinulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo, inyo buhat ng pasimula. So buhat ng pasimula, yun pa rin ang utos. Bakit hindi niyo maintindihan yan? Naghihintay pa rin kayong utusan pa. Ito pa ulit. Ikalawang 1:5. At ngayon pinamamanik ko sa iyo, ganang na hindi waring isinulatan kita ng isang bagong utos, kundi niya ang ating tinanggap ng pasimula. Dito kapatid, malinaw na kung anong utos nung una, ayun pa rin. Walang pagbabago. Which is, I salute on that. Kasi sabi ng Diyos, akin ang ako sa aking kabanalan na wala akong babaguhin. Ang sinabi ko, sinabi na. Ako hindi magbubulaan. Ako'y nangako at sumumpa sa aking kabanalan na ang mga salitang lumabas sa aking bibig ay di ko babaguhin. Aba kapatid, pagdating ni Kristo, ito pang kanyang tinuringan, ang kanyang sinabi. John 15:10. If ye kept my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. So kita ninyo, ang iba, naghihintay pang utusan ni Kristong mangilid. Ang iba, naghihintay pang utusan ng mga apostolos mangilid. Samantala si Kristo, sabi niya, ako'y sumusunod, ako'y sumunod, I have kept sa mga utos ng aking ama. Di ba sapat sa inyo na maintindihan ninyo na ang kautusan ay hindi nga nagbago? At ang kautusan hindi inutos uli, kundi ipinagpapatuloy sinunod kahit pa ni Kristo nung nandito siya sa lupa. Di ba yan malinaw para sa inyo? Kailangan pa ba kayong i-command uli para maniwala? O, ating tingnan sa wikang Tagalog, mga kapatid, sa iba't ibang version. Halimbawa, ang salita ng Diyos, Tagalog, Contemporary Bible. Ito pang sabi niya. Juan 15, talatang 10. Kung sinusunod ninyo ang aking mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama. Anong sabi? Sinusunod ko ang utos ng aking ama. Maghihintay ba kayo na utusan pa kayo ulit? Na siya nga mismo ay sumunod? Oh, ano ngayon ang inyong masasabi? Ang sabi kasi ni Mr. Sorato, sabi niya, hindi ipinag-uutosan niya ni Kristo sa panahon ng Kristiyano na mangilin ng araw ng Sabat. Hala, maghintay kayo ng maghintay. Hindi kayo makakarinig niyan. Si Kristo nagsabi, tuldok man ni kuwit sa kautusan, di mawala. Tapos kayo magpautos pa. Ano ibig sabihin di mawala? Magpatuloy. Ngayon, nagpapatuloy. Ayaw naman ninyong kumilos. Ayaw naman ninyong mangilid kasi naghintay pa kayo utusan uli. Bahala kayo kung gusto niyo yung ganun. Ito pa, ang Biblia 2001 edition. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay manahan kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama. O dito, maghihintay pa ba naman kayong utusan ay siya nga mismo'y sumunod? Kung kayo'y tagapagsunod ni Kristo at talagang totoong iglesia kayo ni Kristo, yan pa naman ang inyong angkin. Abay, dapat lang na ikay sumunod kung anong ginagawa ni Kristo. Bakit? Si Kristo ang atin pong huwaran. Siya yung ating salamin. Siya po yung atin pong dapat sundan. Bakit? Kristo. Kristiyano ka nga eh. Ibig sabihin ng Christian, follower of Christ. O ito pa, galing sa magandang balita, Biblia version. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama. Ano daw? Kung paanong tinupad ko ang utos ng aking ama, sumunod din kayo. Hindi na kailangang isa-isahin pa. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang mangalunya. Alalim mo ng Sabat yung pangilin. Huwag ganito, ganito, ganito. Gusto nyong ulit-ulitin? Kung gusto nyo yan, bahala kayo. Okay? So kapatid, ang lina po niyan, sabi ni Kristo, kung inyo nga siyang mahal. John 15:10, magandang balita na mayroong Deuterocanon. Ito po ang sabi.
Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama. Nang gusto nyong manatili kayo sa pag-ibig ko, sabi niya, sumunod kayo sa mga utos na ito. Bakit? Kasi ako nga, gaya ko, tulad ko, kapariho ko, sumusunod sa kautusan ng aking Ama. Now, hindi lang po siya sumunod, pero ang sabi ni Mr. Surato ay ito, ipinauna na po namin sa inyo na walang talata sa bagong tipan na ipinag-uutos ng Panginoong Jesucristo na ipangilin ang araw ng Sabat. Wala nga. Pero yan pang inyong hinahanap, eh wala nga. Kung wala yan, eh anong mayroon? Sabi niya, sumunod ako sa utos ng aking Ama, sumunod din kayo. Anong pinagkaiba doon? Kayo naghihintay pa na utusan. Samantala sabi ni Kristo, narito ng utos, sumunod kayo tulad ng pagsunod ko. Kailangan pa bang sabihin kayong, mangilig ka ng Sabat ha? Ano na araw, gagawa ka? Tapos kapito. Inulit-ulit na tuloy pagkaganon, kaibigan, ang kautusan ng Diyos. Sana naman naintindihan ninyo. Pero kung di nyo naintindihan yan, ay problema na po ninyo yan. O, ito pa. Hindi lamang niya sinunod. Itinuturo pa niya ang laman ng sampung utos. Dalawa kasi yan eh. Dalawang tapyas. Ang unang tapyas para sa Diyos, ikalawang tapyas para sa tao. Kung ano ang laman ng ikalawang tapyas, ayun ang kanyang sinabi dito, laman ng kautusan. Halimbawa, sabi po ng isang binata, kaibigan, basahin ko sa inyo uli ha. At narito lumapit sa kanyang isa at nagsabi, guro, ano ang mabuting bagay na gawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto niyang maligtas eh. Ito po ang sagot o. At sinabi niya sa kanya, sabi ni Jesus sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mong utos. Anong sabi? Ingatan mong utos. In other words, my friends, ay sumunod ka sa utos. Kailangan pa bang isa-isahin ni Kristo? Ha? Huwag kang magkaroon ibang Diyos. Huwag kang magkaroon ng Diyos-Diyosan. Huwag kang gumawa ng rebulto at larawan. Ang linaw. Sabi niya, kung gusto mo maligtas, sumunod ka sa utos. Ito naman kabatang ito, parang di rin nakaintindi. Nagtanong siya kung anong mga utusan. Ay sinagot din ni Jesus. Sinabi sa kanya linalin at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Di ba nasa sampung utos yan? Huwag kang mangalo niya. Di ba nasa sampung utos yan? Huwag kang magnanakaw. Walang mintis, nasa sampung utos yan. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama't ina. Nasa sampung utos yan, kapatid. At ibig mo ang sabi niya, ang iyong ama't ina at ibigin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. So ang linaw, kapatid ko at kaibigan, ang sinabi po ng kasulatan tungkol sa bagay pang ito. Kasi, tapos kayo, naghihintay pa kayong utusan? Kahit kailan, si Kristo Jesus ay hindi mag-uutos sa inyo. Ang gusto ni Jesus, nating Panginoon, sundin ang kanyang utusan. Ang sabi niya, kung ako inyong naibig, to pa rin nyo ang aking mga utos. Hindi pa ba malinaw yan? Kailangan pa bang isa-isahin yan? Kapatid, kaibigan, sa isang taong nakakaunawa, naintindihan niya. Kasi ano bang utos ng Diyos? Yung 10 mga utos, iniutos niya at iba pang mga utos. Halimbawa, bakit ba itong mga Hudyo gustong patayin si Kristo? Nag-aaway kasi, tradisyon ng Hudyo o kautosan ng Diyos? Kautosan ng Diyos, tradisyon ng mga Hudyo. Ang tradisyon ng mga Hudyo, akin na itong binanggit sa inyo, 15 verse 2, ito yung mga tao na pagka kumain na tinapay, kahit tinapay pa, hugas ang kamay hanggang siko. Oh. Sa kanilang tradisyon, pagka mayroon isang bagay dito, huwag mong ilipat ng ganyan pagka araw ng Sabat. Kapatid, hindi ganyan turo ng Biblia. Totoo, kami mismo mga Seventh-day Adventist ang tuturo ng Sabat ayon sa Biblia. Pero hindi ganun ang kautusan ng Diyos na ang isang bagay, ilipat mo lang sa araw ng Sabat, bawal na. Kung basahin niyo mga kapatid sa kanila po mga traditions, sa kanilang books na mga traditions ng mga elders nila na kukuha ka ng panyo galing sa bulsa mo, tapos ipapahid sa ayon sa mga ibang komentaryo, ay magkakasala ka na. Pag ikay naglakad, sumubra ka limbawa ng 1 mile o 1 kilometro, ay nagkakasala ka na. Saan ba namang bersikulo sa Biblia mabasa yan? Si Kristo ngayon ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Nagkontrahan ngayon. Ayon sa kanilang tradisyon, bawal magpagaling. Pero sa kautusan ng Diyos, tinanong ni Kristo, saan sa Biblia? Saan sa sinabi ng kasulatan? Ano bang sinabi ng kasulatan? Ang magpagaling o pumuksa? Ang tumulong o hindi? Ang mga taong ito, alam nila na ang tama, tumulong, magpagaling, at magpagaling ng tao kung nangangailangan ng tulong. Pero ayaw nilang sumagot. Bakit? Masusupla sila eh sa kanilang mga pinagagawa. Kita mo,
uusig nilang Panginoon. Hindi ka nangilang Sabat. Sabi ni Kristo, bakit? Anong hindi? Bakit? Kasi nagpagaling ka sa araw Sabat. So ang tanong ng Panginoon Jesus, saan sa kasulatan? Bawal magpagaling sa araw Sabat. Wala nila masagot. So anong ginawa nila? Sila ngayon ay nagkukumplot-kumplot, nagkukumpol-kumpol ang mga Herodians at ito mga Pariseo kung paano nila mapapatay ang Panginoon. Isipin nyo kapatid, sa halip na magpasalamat sila na ang Kristo po ay nagturo sa kanila ng tama, ang kanilang ginawa, pinalanuhan tuloy kung paano patayin ang Kristo. Yan ang masaklap. O ngayon, anong nangyari? Ang sabi kapatid, sabi ni Kristo, pinagaling ka. At siya po ay gumaling mga kapatid. At nung kanyang pagkagaling, ang sabi po sa atin ng kasulatan, ang linaw, hindi natuwa ang mga Pariseo. Bakit? Hindi daw sinunod yung tinatawag na tradisyon. Ito ang sabi ni Jesus Christ, Matthew 15:3. But he, Jesus, answered and said unto them, why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? So dalawa kapatid eh. Eh ito namang sinabi ni Mr. Suratos eh. Kita mo mismo ang mga talata nagsasabi na nilabag ni Jesus ang araw ng Sabat. Mismo, si Kristo Jesus hindi nangilin ng Sabat. Kapatid, Mr. Surato, makinig kang mabuti. Ang nagsalita noon na si Kristo ay hindi nangilin o lumabag, una, hindi Diyos Ama, ni hindi ang Espiritu, ni hindi nga ang mga apostoles, ni hindi ang mga disipulo, ni hindi si Kristo. Sino lang ang nagsalita at namintang ng gayon? Ang mga Parisyong gusto pumatay sa Kanya. Ang tanong ni Kristo, bawal ba ayon sa inyong pagkasabi na magpagaling sa araw Sabat? Saan yan mabasa sa kasulatan? Kaya nga siya gumawa pa ng kwento eh. Ang kwento niya ganito, pagka ang isang tupabay nahulog sa balon o sa isang bangin, nahulog sa araw ng Sabat, di ba niyo ililigtas? So ang sagot at alam nila, ililigtas. Bakit? Ginagawa naman talaga nila yun eh. O saan ang mas madali? Pumunta sa hukay para kunin ang tupang nahulog o ang taong nakandusa dyan at sabi ni Kristo, pinagaling ka. Saan ang mas mahirap doon? O di ba mas mahirap? Kaya ang tingin nito, mga hipokritong mga tao eh. Bakit po? Ayaw pagamot ang tao na hindi nga yan dinikdikan ng bawang ni Jesus Christ para gumaling. Na hindi sa kumuha ng isang malunggay, pinagaling niya. Walang ganun eh. By faith, tumayo ka. At ikay pinagaling ng iyong pananampalataya. Gumaling! Ngayon, anong ginawa ng mga taong ito? Managalit kay Jesus. Bakit? Nilabag daw ang Sabat. Tinanong Kristo, saan mabasa sa kasulatan? Nilabag ko ang Sabat. Wala namang mabasa. Ngayon, kanino ka makinig? Kay Kristo o sa Pariseo? Kung makinig ka sa sumbong ng Pariseo, huwag kang magpatawag Kristiyano. Dapat tawagin kang Pariseo. Bakit? Ay tagasunod ka ng mga Pariseo sa kanilang mga turo't aral. Sa halip makinig ka kay Kristo, doon ka patuloy nakinig sa mga Pariseo. Malukot po yan. Pero yan ang katotohanan, kapatid ko, kaibigan. Now, ito ang sabi pa ni Mr. Suratos. Eh, pinag-uutos sa mga Israelita lamang ang pangingilin ng Sabat. O kita, yan, maliin agad dyan. Upang kanilang alalahanin na sila'y pinalaya ng Diyos mula sa pagkalipin. So, ibig sabihin, ito daw ang araw ng Sabat, tanda ng kanyang pagkalipin. Kaya ang pangingilin ng Sabat ay ukol lang sa sinaunang mga Israelita at ukol lamang sa kanilang kapanahonan. Ilagay ko ng note. Note, totoo ba ito? Tama kaya ito? Alamin. Kapatid, wala pong katotohanan ito. Bakit? Sa panahon nila ni Moses, nung lumabas sila galing Egypt, hanggang dumating sa lupang Kanaan, mabasa mo na ipinag-utos ng Diyos ang Sabat. Nangamatay na silang lahat. Okay? Si Joshua at Caleb na lang natira. Nung nakarating sila sa Kanaan, hindi na po yun ang original na mga lahing lumabas galing Egypt. Ubus na sila eh. Doon ay bagong henerasyon. Bagong henerasyon. Pagdating ng Ezekiel, nandoon pa rin ang Sabat. Itinuturo pa rin. Pagdating kay Nehemiah, andoon pa rin ang Sabat. Pagdating kapatid, kay Jesus Christ, andoon pa rin ang Sabat. Pagdating sa mga apostoles, andoon pa rin ang Sabat. Pagdating sa bagong langit at bagong lupa, naroon pa rin ang Sabat. Paano mo, Mr. Surato, masabi na ang araw ng Sabat kapangilinan ay panahon lang sa ancient Israel o sinaunang mga Israel at para lang sa kanilang kapanahon? At kung para lang sa kanilang kapanahon, bakit ang Sabat nakarating hanggang bagong tipan? At hanggang bagong langit, bagong lupa pa? Yan ang dapat isipin. Hindi ako nagagalit ha. Ine-emphasize ko lang ng maayos. Oh, yun po kaibigan. Now, tingnan po niyo ito. Ang pangilin ng Sabat, uko lamang sa mga Israelita
Yan, mga sariling pananalita niya yan. Akin po yung ni-screenshot. O ko lamang sa mga kanilang kapanahunan, sinaunang mga Israelita. So ang Sabat daw ay para lang dito sa mga unang Israelita. Lumabas sa Egypt, kasama si Moses, hinapak ang tubig, mga kapatid, yung dagat. So ano ang nangyari? Nakalusot sila. So ang sabi ni Mr. Sorato, para lang ito sa kanila. Ang tanong, totoo ba ang sinabi niya? Totoo ba ito? Ating alamin. Kapatid, pansinin niyo po ha. Ang sabi pa naman niya sa kanyang title ng kanyang programa, ang pagbubunyag. Ang nabunyag tuloy dito, hindi siya nagbunyag. Nabunyag tuloy na mali-mali ang turo. Pasensya na po kayo, mga kaibayo sa pananampalataya. Direktahin ko kayong sabihin. Direktahin kong sabihin sa inyo at sabihan kayo na mali-mali itong iyong pagbubunyag. Ang nabunyag tuloy baliktad, bumaliktad din, nabaliktad patuloy, napunta patuloy ito sa iyo. O, tinan mo ha. Tinan natin. Ang Sabat daw ay para lang sa mga lumabas sa Egypt. O, tinan mo kung ang Sabat ay para lang sa mga Hudyo. Pakinggan yung maigi. Kaligtasan para sa mga Indel. Isaiah 56 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo mag-ingat ng katulan at magsigawa ng katuwiran. Sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating at ang aking katuwiran ay maihayag. Talatang 2. Mapalad ang taong gumagawa nito. Mapalad ang tao ha, na gumagawa dito. At ang anak ng tao na nanghawakan dito, na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas ng anit mag-ingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Tuloy. Talatang 3. At huwag ding magsalita ang tagibang lupang hintil. Kita mo, hindi lang Hudyo, hintil pa pala. Na nalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito, ako'y punong kahoy na tuyo. Bakit, kapatid? Talatang 4. Sapagkat. Bakit? Ang sagot. Sapagkat, ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bating na nangingilin ng aking mga Sabat. Sino itong mga bating? Mga hindi ito Israelita, mga Gentiles ito. Yung binanggit kanilang hintil, talatang 3. Ang mga hintil, anong ginawa ng mga hintil? Ang mga hintil, sila ay pumipili ng mga bagay na nakakalugod sa akin, sabi ng Diyos, at nag-iingat ng aking tipan. Mali na naman dito si Mr. Soratos. Kasi sabi niya, ang Sabat pa, pinangilin lang ng mga Hudyo. E samantala, pati itong di mga Hudyo, sa kapanahon pa ni Isaiah, nangingilin ng Sabat, nag-iingat ng aking tipan. Paano na lang ito? E di, bali-baliktad na naman. Ang pagbubunyag, iba tuloy ang nabunyag. Ang nabunyag dito, mga kapatid, yung kamali ang turo. O ito pa, talatang 6, gayon din ang mga tagaibang lupa, hindi lahat tagaibang lupa, hindi ito lupang Israel, na nakikilakip sa Panginoon upang magsigawa, magsipangasiwa sa kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magiging kanyang mga lingkod. Sino? Bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Ito palang mga hintil din, nangingilin din ng Sabat. Ayun o, nangingilin ng Sabat. O sabihin mo na, para lang yan sa ancient Israel? Mali. Mali. Para lang daw sa ancient Israel, sa mga naunang Israelita. Mali. Bakit? Pagdating sa bagong tipan, sinusunod pa rin ang utos ng Diyos. Ito pa ang kanyang kinukomentaryon dito. Puntahan natin ito maya-maya. Halimbawa, magandang balita Biblia. Sabi niya, ukol lang daw ito sa panahon ng lumang tipan, ukol lang daw ito doon sa mga lumabas sa Egypt, ukol lang daw ito sa mga naunang Israelita. Ay bakit pagdating dito sa bagong tipan, ilang libong taon na yan? 2,000-3,000 taon? Pagdating sa bagong tipan, ganun pa rin ang nangyari. Sila po'y nangilin na ang Sabat. Mali na naman si Mr. Sorato dito. Ito ha. Lucas 23:54-56, at noong araw na paghanda at nalalapit ang Sabat. Ito po'y mga unang Kristiyano. Tinawag niya pa itong mga Kristiyanong mga kababaihan. Tuloy, sinundan si Jose na mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkalagay doon ng kanyang bangkay. Pagkatapos umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula na ang araw ng pamamahingang Sabat, nangilin sila ayon sa kautusan. Ito, pakinggan nyo kapatid. Mali na naman siya dito. Bakit? Para lang daw ang Sabat sa sinaunang kapanahunan, sinaunang mga Israelita, sa kanila lang naukol ito, sa kanila lang panahon. Kung tama ka, Mr. Sorato, bakit pagdating sa bagong tipan, may nangilin pa rin ang araw ng Sabat? Aber?
Yan po ang inyong pakaibig sa isipin nyo. Kaya mga kapatid, yung pagbubunyag ng mga mali, nasabi maling aral ng Adventista, ay kapatid, nababaligtad patuloy. Bakit? Mapansin ninyo na ang sabi niya, ang pangingilin daw ay panahon lang na unang, eh bakit nandyan? Ito, ang pangingilin ng Sabat, uko lamang sa mga Israelita, uko lamang sa kanilang kapanahunan, sinaunang mga Israelita. Mali. Bakit? Israelita pa bang tawag mo dyan na galing sa Egypt? Ilang libong taon na mga kapatid ang lumipas at ilang lulot-lulo sa tuhod nila ang nangamatay bago sila lumusot at lumabas at nagkaroon ng buhay sa lupa. Pagdating sa araw ng pangiling Sabat, nangilin sila hindi alinsunod sa kanilang kaugalian, kundi alinsunod sa kautusan. Dito mo yan? Oh. Kaya ito, mga kapatid, talagang mabubuking eh. Hindi daw ito sa panahon ng Kristiyano. Hindi sa panahon ng Kristiyano, mali na naman. Balikan natin ha. Ang pangilin ng Sabat, uko lamang sa mga Israelita, uko lamang sa kanilang kapanunan, sinaunang mga Israelita, hindi sa panahon ng Kristiyano. Eh anong tingin mo sa mga taong ito? Mga hintil? Mga tagapagsunod nga ni Kristo eh. At nang nagsimula ang araw ng pahingang Sabat, nangilin sila ayon sa katosan. Ito ba ancient pa ba ito na tinatawag ancient Israelites? Mga nauna, sinaunang mga Israelita? No! Mga Kristiyano ito, tagasunod nga ni Kristo eh. Ating basahin ha. Bangkay ni Jesus. So nandiyan si Jesus ang tinutukoy. At sila, pagdating sa araw ng Sabat, nangilin sila alinsunod sa kautusan. E tatawagin mo pa ba namang mga salitang lumabas sa Egypt dyan? Ilang libong taon nang lumipas? Pambihira naman. So dito ating makita, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Hindi totoo na sa panahon ng Kristiyano, walang nangilin ng Sabat. Eh Kristiyano na nga sila eh. Bakit si Kristo hindi Kristiyano? Kung sabi niyo ba? Si Kristo hindi Kristiyano. Ha? Paano nangyari? Siya na nga ang Kristo? Si Kristo pagkaroon Sabat nangingilin. Siya po ay sumasamba. Siya po ay nasa sinaguga. Sabi na ganit, mabasa ba na siya nangingilin? Mabasa ba na siya sumamba? Kaibigan, naintindihan niyo ba ang salitang sumamba ba siya? Pagdating mo sa simbahan, ano bang gagawin mo? Ang tawag niyan common sense at saka sense of the common. Alam naman mag-utso-utso ka doon, magkuradang, magsilala in the morning kasi kaya nga tinawag simbahan ay sasamba ka. Ano ibig sabihin ng pangilin? Habitual, paulit-ulit, palagi ang ginagawa ang isang bagay. Kaya nga habit, custom, kostombre, you as usual. Yan po ang sabi ng Biblia. O ito pa, sa pangingilin daw, sa panahon ng Kristiyano, hindi ra ito ipinag-utos ni Kristo. Hindi nga kayo utusan. Bakit? Siya nga mismo sumusunod. Sabi niya, ang isinunod ko, sundin din ninyo. Pero gusto talaga ninyong marinig na, mangiling ka ng Sabat, ako ang Kristo. Mabahala kayo kung yan ang inintay nyo. Mga ubos na lang lahi ng Pilipino, hindi mangyari yan. Kung yan ang inyong hintay, inintayin nyo yan. Sabi pa ni Mr. Sonatos. Mr. Sonatos said, ang batayan ng mga nangingili ng pamahingang Sabat ay mababasa sa Lucas 23:54-56 na ang mga babaeng mga Kristiyana ay nangingilin ng Sabat ayon sa utos. So ito kapatid, ang galing sa bibig niya to. Ang batayan daw ng Seventh-day Adventist nangilin ang mga babaeng Kristiyana nangilin sa araw ng Sabat. Yan daw ang batayan ng Seventh-day Adventist. Makinig kayo. Hindi sapagkat ginagawa ng mga apostol, batayan ng Adventist na yon. Hindi sapagkat ginawa ng mga disipulo, batayan na ng Adventist yon. Hindi sapagkat ang mga babae ay nangilin na ang Sabat, batayan na namin yon. Mali-mali talaga yan. Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang ating batayan. Hindi sapagkat ang isa sumunod, ang isa sumunod, ang isa sumunod, sunod tayo. Bakit sumunod sila? Mali! Bakit sa sumunod? Kasi may Kristong nag-utos. Bakit ako susunod? Kasi sinabi ng Panginoong Diyos. Hindi sapagkat may nangilin. Kaya mali na naman ang bintang. Kaya daw kung bakit ang Seventh-day Adventist ay nangilin ang Sabat, kasi ang mga babaeng Kristiyano ay nangilin. Sino ba ang pattern mo? Sino ba ang dapat mong sundan? Tao o ang Diyos mismo? Diyos kasi ang Diyos ang nag-utos eh. Kahit di pa nangilin si Apostol Pablo, kahit di pa nangilin si Pedro, Marcos, Lucas, Juan, kahit hindi pa nangilin ng mga propeta, pag sinabi ng Diyos, sumunod ka. Kung sumunod ng iba, bonus na lang po yun. Bakit? Hindi lang ikaw susunod, sila pala'y sumunod ng nauna sa'yo at may mga sumunod pa at ako'y susunod, hindi ako susunod, hindi sa susunod sapagat nakita sa ibang mga tao, kundi sinabi ng Diyos. Ganun yun, kaibigan. Grabe pagka di nyo pa maintindihan yan. Ngayon,
pinalabas niyang mga talatang itong akin na rin pinakita sa inyo. At ang mga babae nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Tuloy. At ang mga babae nagsisama sa kanya mula sa Galilea, bangkay. At sila ay nagsiuwi at naghanda ng mga pabango at mga gwinto. At ng araw ng Sabat sila ay nangagpahinga ayon sa utos. Ito binali niya. Paano pagbali? Itong sabi ni Mr. Sorato. Konklusyon lang po nila yon. O, kita mo, konklusyon lang daw namin ng mga Seventh-day Adventist. Mali, kapatid at mga kaibigan. Again, hindi tayo nangilin ng Sabat sapagkat nangilin sila, yung mga babae. Nangilin tayo ng Sabat, hindi sapagkat nangilin si Pedro Santiago Juan. Nangilin tayo ng Sabat sapagkat sinabi ng Diyos, yun ang ating batayan. Huwag mong sabihin kung ang mga babae nangilin, konklusyon namin ng araw ng Sabat para sa Kristiyano na rin. Ang Sabat ay hindi para sa Kristiyano lamang, sa lahat ng tao. Pag tao ka, kasama ka. Bakit? Marcos 2:27, ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao. Tingnan mo sa Greek dictionary kung ibig sabihin ng tao doon. Humankind. Sangkatauhan. Yan po, kapatid ko at kaibigan. Tuloy natin ha. Nabasa na po natin kanina na ito ay utos na ibinigay lamang sa panahon ng mga Israelita. Sa kanilang panahon lamang. Ang nabanggit o ang banggit, ang term niya doon, banggit eh. Ang banggit na utos sa Lucas 23:55-56, yaon ay tumutukoy sa, ito ha, sa tatatat, meron ganun ano, ito kaibigan. Yun dang pamamahinga ng mga kababaihan, alinsunod o sang-ayon sa kautusan. Yung Sabat dang pamamahingang yaon ay naukol lang sa panahon sa mga una, sinauna, yung mga Israelitang lumabas galing Egypt. At hindi na panahon sa Kristiyano. Ang banggit na utos na binanggit sa Lucas 23:55-56, ang tinutukoy dang utos na ito ay ito. Utos sa mga Israelita. Yun dang utos na yon. Mali! Bakit? Yung pagbigay ng 10 utos ay para lang sa mga Israelita? Babasahan ko kayo ng talata na ang kautusan ng Diyos ay hindi lang para sa mga Israelita. May ng konti. Hold your peace. Eto. Yung utos daw, kaya sinunod, bilang tanda. Bilang utos para sa mga Israelita. Sinusunod na may nga bilang tanda. Nang pagkano? Nang sila'y naging alipin sa Ehipto. Eto. Kaya daw sila na may nga, kasi nga Israelita sila. Kaya daw sila na mahinga kasi bilang tanda ng kanilang pag-alipin. Tanong ko sa inyo, ang Diyos ba'y namahinga at nangilin sa araw ng Sabat? Nangilin si kapitong araw? Ang sagot, yes. Tanong ko sa inyo, Mr. Sorato, ang Diyos ba na nangilin sa araw ng Sabat o nagpahinga sa araw ng Sabat, ikapitong araw sa linggo binanggit sa Genesis chapter 2, 1 up to 3? Siya ba'y nagpahinga kasi siya alipin? Mag-isip ka. Siya ba ay nagpahinga at pinaging banal ang araw ng Sabat sapagkat siya ilipin? Kung yan ang iyong magiging argumento na kung bakit pala ang mga Israelita nagpahinga kasi sila alipin, pagkakawawang Diyos. Siya pala ay nagbigay ng utos para magiging tanda ng mga alipin. Kaibigan, tandaan niyo ha, ang 10 utos ibinigay ng Diyos sa bundok ng Sinai. Pero bago ibinigay ang 10 utos sa bundok ng Sinai, chapter 16, chapter 20, yung Exodo 20, nandun yung 10 utos, sinulat na at binigay ng Panginoon. Pero sa chapter 16 pa lang, di pa ibinigay 10 utos, binanggit na ang Sabat ng paulit-ulit na ito'y sa Panginoong Diyos. Ngayon, kung sasabihin mo ng Sabat ay tanda ng pagkailipin ng mga Israelita, kaya ibinigay ng Diyos sa kanila, na sila'y pinalaya ng Diyos, pagkalaking problema. Hindi totoo yan. Ito pa, Mr. Sorato said, noong nakasumpong si Apostol Pablo ng mga nangingilin ng araw ng ito na naman, pambira ito. Noong nakasumpong si Pablo, Apostol Pablo, ng mga nangingilin ng araw at buwan, pinuri ba ni Apostol Pablo sila? Ang nangingilin ng Sabat, sinang-ayunan nga sila? Ito kapatid, ang kanyang punto, ganito yan ha. Maganda itong punto niya eh, mas magandang atin din makita. Ito daw si Apostol Pablo, nung nakita niyang may mga taong nangilin ng Sabat, sabi niya,
Natuwa ba si Pablo? Pinuri ba ni Pablo sila? Sinang-ayunan ba sila ni Pablo kung munangilin sila ng araw ng Sabat o dahilan sa sila nangilin ng Sabat? Ang sagot niya, hindi! Bakit? Ito ang kanyang talatang ginamit. Pakinggan nyo ha. Data po at ngayon, Colossians 4:9. Data po at ngayon, yamang nakilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbalik kayo doon sa mahina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Kapatid, ang ginamit niyang talata kanina, Lucas 23:55 hanggang 56, na ang mga unang Kristiyano ay nangili ng Sabat. Ngayon, ginamit niya si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Natuwa ba si Apostol Pablo sa kanila? Kapatid, tandaan niyo ha, ang usapan dito aklat ng Lucas. Pero binanatan niya ang sabi niya, si Apostol Pablo ba'y natuwa sa kanila? Si Apostol Pablo ba'y sumang-ayon sa kanila? Pinuri ba sila? Ang ginamit niya ay Galacia Kapitulo 4:9-11. Sabi ni Pablo, kayo'y nangagbantay ng mga araw. Tandaan niyo, plural ito ha, mga araw at mga buwan, sabi niya, at mga panahon at mga taon. So, ang sabi, kayo'y ikinatatakot ko na baka ako'y nagpagalang sa walang kabuluhan. Ito ang sabi ni Mr. Surato. Sa mga Surato, sabi niya, sa mga talatang mga ito, malinaw po na merong mga Kristiyano na bumabalik pa rin talaga sa pagkaliping, nangingili ng Sabat. Pagkalayo talaga sa syntax, kapatid. Napakalayo sa content and the context. Hindi man lang inisip na ano bang pinag-uusapan sa aklat ng Lucas 23 at ano bang pinag-uusapan sa Galacia Kapitulo 4. Naisip nyo ba ang layo ng gap ng mga ito? Kahit lapit-lapitin mo pa. Siyempre, ibang pinag-uusapan dito. Ang unang tanong, sa Lucas, sinabi niya na kung bakit sila nangili ng Sabat sapagkat naging alipin sa Egypt. Dito, kung may nabasang alipin, ang intindi niya, ito naman ang pagkaalipin nila ay yung pagkaalipin sa Egypt. Mali! Mali! Ang pagkaalipin tinutukoy dito sa Galacia, pagkaalipin ng mga hintil sa pagsamba sa Diyos-Diyosang hindi totoo or sa mga Diyos-Diyosang hindi totoo. Ang mga Hudyo, totoong naging physically, sila ay naging alipin. Sa Galacia, hindi ito mga Hudyo, mga hintil. Ang kanilang pagkaalipin, hindi sa Egypt, kundi sa maling aral, sa maling doktrina, sa maling Diyos na kanilang sinamba. Doon sila naalipin. Anong pinagkaiba? Ito alipin sa Diyos-Diyosan. Ito alipin ng Egypt. Bakit ngayon ang salitang pagkaalipin ay ginagamit niya doon sa mga Israelites na nasa Egypt naging alipin? Para lamang sabihin na ang Sabat tanda ng pagkaalipin at nung nangili ng Sabat, ngayon kayo ay mga alipin pa rin? Yan ang sinasabi nating hindi tamang pagsabi at pagturo kung anong sinasabing katotohanan. Pakinggan niyo kapatid. Ito, pansinin ng mabuti. Lucas 23:55-56. Na mahinga, tinan niyo ito ha, na mahinga, ito ang punto, pansinin ng mabuti ang mga punto. Lucas 23:54-56, na mahinga, nangilin sa araw ng Sabat ang mga Kristiyano. Ayon sa utos, utos po yan, presenting panahon nila yon. So, ibig sabihin, sa presenting panahon, sila po'y nangingilin ng araw ng Sabat. Ano naman dito sa Galacia? Ginamit ni Mr. Suratus ang Galacia 4:9-11. Sinaway, tinuruan ni Apostol Pablo ang mga nangilin ng araw at panahon na mga bumabalik sa pagkaalipin. No, alamin kung ano ang pinag-uusapan ayon sa mga talata at alamin ang pinupunto ng mga talata ng Lucas at Colossus. Kapatid, ang mga Kristiyano na kung saan ay namahinga at nangilin sa araw ng Sabat, alipin pa ba ang tingin mo sa kanila? Nakalabas na sa Egypt ang mga tao. Alipin pa rin ba?
Si Kristo, pagkaaraw ng Sabat, nasa simbahan, alipin ba siya? Si Apostol Pablo, nasa simbahan, alipin ba siya? Ibig sabihin, ang mga Hudyo, hanggang ngayon, na araw ng Sabat ang kanilang pangilin. Alipin pa rin ba ang tingin mo sa kanila? Pagdating sa bagong langit, bagong lupa, Isaiah 66:22-23, tayo'y sasamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Mga alipin pa rin ba ang tingin mo yung nandoon na sa langit at sumamba sa araw ng Sabat? Ito, Lucas 23:54-56. At nang magsimula na ang araw ng pahingang Sabat, nangilin sila ayon sa utos. Na, tanong, sila ba'y nangilin dahilan sila alipin? O sila'y nangilin sapagkat ipinag-uutos ng Diyos? Pag-isipan niyo po mabuti yan. Yan ang bagay na dapat mong pakaisipin. Kasi kung hindi, hindi lang ikaw ang maliligaw. Na ngayon, may binanggit siya, sandali muna ha, may binanggit siya na gala sa 4:8. Hindi niya kasi ipinaliwanag, tumalon agad siya sa talatang 9. Ano ba ang pagkaaliping tinutukoy sa Galacia? Kapitulo 4. Pakinggan niyo mapatid sa wikang Ingles. Galacia 4:8. Formerly. Nakaraan nila. Formerly. When you did not know God. Nung una, di niyo alam ang Diyos. You were enslaved or slave. Ang mga taga-Galacia naging slave to those that by nature are not gods. So, saan daw sila naging alipin? Sa Egypt? Kay Mr. Sonato, ang alipin dito, tinutukoy niya yung pagkaalipin doon sa Egypt. Habang ang tinutukoy naman ni Pablo dito sa content and the content, isintax mo ng maayos kapatid, ang pagkaalipin nila kasi sumasamba sa Diyosan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, bakit kayo bumabalik doon? Talatang 9, but now that you have come to know God, or rather be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world whose slaves you wants to be once more? Ito sabi ni Apostol Pablo, nakilala niyo ng Diyos o kilala niyo ng Diyos? Babalik pa ba kayo doon sa inyong pagkahintil? Sa inyong pagiging walang Diyos? Doon sa mga walang halaga, mga elementaryang prinsipyo ng mga makamundong pagiging alipin ninyo, gusto nyo bang maulit yon? Yan ang tinutukoy ni Pablo, hindi yung pagka-alipin sa Egypt. Talatang Jest, you observe days, kapatid ha, tingnan nyo ito, days, plural yan, and months, plural yan, and seasons, may S yan, and years. So ang day may S, ang months may S, ang season may S, ang years may S. Verse 11, I am afraid I may have labored over you in vain. So tingnan nyo kapatid kung ano nangyari yan. Merong two kinds of slaves dito. Slaves sila, Israelites in Egypt. Ang ikalawang slave o slaves, sila po'y slaves sa Galatian in false God. Sila'y alipin sa pagiging mananambahan sa disdiyosan. Maling mga aral, doon sila naging alipin. Habang mga Israelita physically, alipin din talaga sila. Kailangan ang pagiging alipin dito, mga kapatid, ay ginamit ni Mr. Soratos nang sabi, natuwa ba si Apostol Pablo? Pinupuri ba sila? Ikinagagalak ba ni Pablo? Ang pangingilin pa rin nila ng days? Tulad ng araw Sabat, nangilin pa rin sila? Ginamit niya agad yung Galacia 4. Noon pala, ang tinutukoy naman pala dyan, kung tingnan mo ang background, hindi naman pala ang pagkaalipin ang tinutukoy ng katulad ng pagkaalipin sa Egypt. Ang tinutukoy dito yung pagkaalipin nila sa maling aral nung araw. Yun ang tinutukoy ni Pablo. Ang problema lang, ginamit niya at inilapat niya doon sa nangilin ng Sabat. Na samantala, wala kang ang babasang Sabat diyan sa Galacia 4, talatang 8. Meron siyang nabasa. Anong nabasa niya? Days. Ano pa? Month. Ano pa? Seasons. Ano pa? Years. Ayaw niya nito. Pero ang Iglesia ni Cristo, kapatid, nagbabantay sila ng days. Tulad ng araw ng linggong pananambahan nila. Months, merong buwan ng pasasalamat. Seasons, years, may taunang pasasalamat at pagsamba. Aba kapatid, binabantayan din ninyo yan. Ngayon ang sabi nila, ay iba naman ang ibig sabihin namin. Yan nga eh. Iba nga ang ibig sabihin din ni Apostol Pablo. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Tingnan ninyo. Sabi kasi nila, akala lang ng mga Seventh-day Adventist yun, ng ating mga kababayang mga sabalista. Akala lang nila yon. Pero ang totoo, kuro-kuro lang nila yon. Ito ha, gamitan kita ng ibang reference.
Si Dr. Albert Barnes ay isang Methodist pastor ito na siyang Bible scholar, 1800 pa, pero ang sinabi at sinulat niya, buhay pa rin. Tingnan niyo ito. Anong meaning ng days, months, seasons, and years ayon sa isang Methodist na sumulat ng Bible commentary? Kasi sabi niya, kuro-kuro lang, sa pantaha lamang ng mga Seventh-day Adventist yan. Eto, he observed the objects of this verse is to specify some of the things to which they had become enslaved. Days. Ito ha, si Albert Barnes. Ako din wala, ang Iglesia ni Cristo gumagamit din sa libro ni Albert Barnes. The days, oh, ito ha, sabi ni Mr. Soratos, yung days na doon, eh Sabat daw yun. Na bumabalik pa rin ang mga nangaging alipin doon. Kaya ayaw na doon. Ito mali na naman ang kanya pong pakahulugan. Bakit? Mismong hindi Seventh Adventist, ito ang pakahulugan. Days, sabi ng Bible scholar, the days here referred to are doubtless, walang duda, the days of the Jewish festivals. So ano daw ang tinutukoy na days dito? Jewish festivals! Hindi Seventh Day Sabbath! Pero kay Mr. Soratos, Sabat daw ang Sabado yun. Kaya hindi raw natutuwa si Apostol Pablo sa nangingili ng Sabat. Hindi ba niya nabasa ang aklat ng Gawa 17 talatang 2 na pagkaaraw ng Sabado siya po ay nandoon sa simbahan? Ibig sabihin mo, nagagalit si Apostol Pablo sa sarili niya, kumuugali niya pagkasabat nasa simbahan siya? Puntahan din natin yan. Pero pag-isipan mo rin. The Jews had added many others as days commemorative of the destruction and rebuilding of the temple and of other important events in history. Yun, malinaw yung mga patid, ha? Na ang days na tinutukoy doon, hindi Sabbath day, kundi Jewish festivals. It is not a fair interpretation. Oh, ito, Mr. Soratos, hindi ito fair, hindi talaga patas na interpretasyon ginawa mo. Bakit? Sabi mo, Seventh Day Sabbath yun. Mali. Bakit? It is not a fair interpretation of this to suppose that the apostle refers to the Sabbath. So, hindi tamang interpretasyon. Hindi patas na sabihin mo yung day doon, Sabbath. Properly so called, for this was a part of the Decalogue. Kaya yung sinabi noong days doon, hindi yung Sabbath ni Kapitong Araw. Sapagkat ang Sabbath ni Kapitong Araw, kasama sa Decalogue yun, kasama sa Sampung Utos. And Sabbath was observed by the Savior. Anong sabi ng isang hindi Adventist? Sabbath was observed by the Savior, by Jesus Christ. He himself and by the apostles also, Dr. Albert Barnes. Lina. Kaya mga kaibigan, sana po inyong naunawaan to ang ating pag-aaral. Kasi yun ang tinutukoy ng Bible commentary mismo. Kasi sabi niya, sa pantaha lamang ng mga sambalista yan. Nasa kanilang kuro-kuro or conclusion lang nila yan. Eh ito, ginamit natin, hindi ito 70 Adventist. Pero sinabi niya ang totoo. Ito, Cambridge Bible commentary, para wag mo sabing sa pantaha. Anong meaning ng months, times, at saka years? Ito, galing sa Cambridge Bible commentary, Galatia 4:9 hanggang 11. Months, as marked by the new moon. So ano tinutukoy niyang months? New moon. Or possibly the seventh month. Kasi bawat ikapitong buwan, pahingang Sabat para sa mga Hudyo. Pero ang sa Diyos, bawat ikapitong araw ng Sanlinggo. At may ikapitong taon din. Oh, walang Sabat ni ikapitong araw dyan, ha? Times. Anong sabi ng Cambridge Bible commentary? Better seasons, the great annual festivals, which lasted several days as the Passover, the Feast of Tabernacles. Wala din si 70 Sabat dyan. Years! Every seventh year was a sabbatical year and every 50th year a jubilee. See Leviticus 25:2-17. So kapatid, walang Sabat na ikapitong araw sa linggong ginagamit sa talatang ito. Pero ginagamit ni Mr. Soratos na ito daw days, times, month, years, seasons ay tumutukoy sa hindi kinatutuwa ni Pablo. Bakit kayo sumusunod pa rin dyan? Kaya nga gusto nyo ilapat na yung days dyan ay Sabbath day. Sabi naman ng Cambridge, sabi naman ni Albert Barnes, ang day doon hindi tumutukoy sa Sabat, tumutukoy yun sa mga festival ng mga Hudyo. Aba, pagka hindi mo pa naintindihan yan, problemang malaki mo yan. Ha? So yung sinabing months,
Sinabing times at sinabing years ay hindi po tumutukoy sa seventh day Sabbath. Alright. Conference Bible Commentary. Tuloy pa natin. Sabbath day, Sabbaths, and fasts. There is clearly no exemption here from the obligation of the observance of the Sabbath day. Walang exemption dito. Obligasyon ng bawat isang i-observe ang seventh day. The law of the Sabbath, of one weekly day of holy rest in God. The seventh day in the Jewish, the first in the Christian church, is as old as creation. Ang Sabbath is old as... Tama naman talaga. Kasi paglalang, anim na araw, tapos na, kapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Kaya ang Sabbath, Sabbath day, ang tanatag Sabbath of creation. O the creation Sabbath. Kasi kasama sa creation. Kaya sinabi dito, as old as creation. It is founded on the moral and physical constitution of man. It was instituted in paradise, mismo sa Hardin ng Inin. Incorporated in the Decalogue on the Mount Sinai. Ini-incorporate kasama yung 70 Sabbath doon sa Mount Sinai, ibinigay sa pangutos. Put on a new foundation of the resurrection of Christ. Sabi ni Kristo, lahat ng itinuro ko sa inyo, ipangaral nyo. And is an absolute necessity of public worship and the welfare of man. Linaw kapatid, di ba? O yan, Conference Bible Commentary, hindi yan 70 Adventist author. Ngayon, Galasa 4:10, sabi dito, you observe days and months and times and years. Ang kanyang kinuha, yung days. Samantala, ang seventh day Sabbath, isang Sabbath lang yan sa isang linggo. Pero ang ginamit do plural, days. Ang tinutukoy niya, ilan bang seventh day Sabbath? Dalawa? Tatlo? Apat? Kaya ginamitan mo ng days? Ngayon, kanyang binasa Tagalog. Bakit? Kasi sinabi doon, at mga araw. Ang kanilang pinagdiinan, hindi mga araw, kundi araw lang. Ngayon, yung araw na term doon ay kanyang inilalapat sa araw ng Sabat. Mali na naman. Yan ang maling pagkasintax. Walang tama at di tumama sa tamang hulog. Tabigi. Yan, kaibigan. So, mayroong sinabing days, may S, months, seasons, at saka years. Oh. Mr. Surato mentioned, ikapitong araw, pamahingang Sabat. Yun ang kanya pinag-iitan na yung day doon, ikapitong araw ng Sabat. Mali, Mr. Surato. Nakakahiya ito. Nakakahiya. Pagbubunyag pa naman ang ginamit mo, tapos ay nabunyag patuloy yung mali mo. Oh. Yung observe na word dyan, sa Greek tinawag na paratereo. Ano ibig sabihin ng paratereo? Observe, watch. Pero hindi Sabat na tinutukoy dito, kaibigan. Sabi ni Mr. Surato, magiliw naming mga tagapagsubaybay, particular sa aming mga kababayang mga Sabanista. Sana'y maunawaan ninyo na ang pangilin ng mga araw ng araw gaya ng pangilin ng araw ng Sabat ay walang bisang pasimulang aral sa panahong Kristiyano. Kita mo? Si Kristo mismo, ugali niya, nandoon sa simbahan sa araw ng sinagoga sa araw ng Sabat. Si Pablo, ganun din. Para sa iyo pala, walang bisa. Kung ang mga ligtas na mga Kristiyan nagmapunta sa langit, tapos araw ng Sabat pa rin ang pagsamba doon, paano mo masabing walang bisa? Nagkamali ba ang Diyos na ang Diyos ay nagsabi, ang mga tao, mga ligtas, doon sa langit ay sasamba sa akin sa araw ng Sabat, sabi ng Panginoong Diyos. Noon pala ang pagsamba nilang yun ay walang saysay, wala, useless, walang visa. Bakit? Ay hindi pala para sa mga Kristiyano. So kung ganun, ang ibig sabihin mo, ibig sabihin walang Kristiyanong mga ligtas, Hudyo lang lahat? Kasi para sa Kristiyano, ang Sabat, hindi yan mabisa, walang visa. Diyos ang nag-utos kaya niyan. Tapos para sa iyo, walang visa? Sabi niya, iginigiit ng mga Sabarista, utos raw ng Biblia na ipangilin ang araw ng Sabat. Hindi raw. Sabi ng Yeso, remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit gamitan mo ng salitang daw? Hindi pa ba malinaw sa iyong utos na yan? O kasi nga, nag-iintay kayo ng utusan kayo uli ni Kristo at utusan kayo ng mga apostoles para makakilos na kayo. Habang hindi pinag-utos ni Kristo at ng mga apostoles, hindi kayo gagalaw? Sabi ni Kristo, hoy, hindi ako gumagawa ng bagong utos. Wala akong ginawang bagong utos. Hindi ako magbibigay ng bagong utos. Kundi kung anong utos na natanggap mo at nung una, yun pa rin. O, di ba? Binasa natin yan sa aklat ng Juan. Ulitin ko.
Utos raw, iginigiit ng mga sambalista na utos raw ng Biblia na ipangilin ang araw ng Sabat. Ang kanilang batayan ay binabanggit daw sa bagong tipan ang Sabat. Atin nang napag-aralan na ang Sabat ay walang bisa sa panahong Kristiyano dahil pinag-utos na ni Apostol Pablo huwag nang magpasakop tungkol sa araw ng Sabat. Ito naman yung sinabi niya doon sa Colossians 2:14-16 na huwag nang magpasakop na sa Sabat. Sabat lang ang tinutukoy niya, samantala lima doon eh. Pag-iinom, pagkain, kapistahan, bagong buwan at Sabat. Ang kanya lang talagang sinisingle out, Sabat lang. Ay kumusta itong apat? Kung alisin mong apat, Sabat lang nga. Pero kung isama mong apat, ang tinutukoy pala doon, festivals. Hindi 70 Sabat. Pagkakawawa ang mga tao. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, payo ko sa inyo. Huwag lang kayong makinig sa ministro. Magsuri din kayo sa sarili nyo. Anong malay nyo? Hindi totoo. Ah, hindi lang kung hindi malay. Hindi talaga totoo ang sinasabi. Mas mabuti po, alang-alang sa kaligtasan nyo, imulat nyo ang inyong mga mata. Ito pa. Binasa niya ito. Isa pa sa batayan ng mga kababayan nating mga sambalista ay nakatala sa Matthew 24:17. Ang sabi, ang nasa bubungan ay huwag nang bababa para maglabas ng anumang lu sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Idalangin ninyo huwag sa panahon ng taglamig o sa araw ng Sabat mangyari ang pagtakas ng yon. Ito kapatid naman ang sabi niya. Tingnan natin man ang sinabi niya. Maliwanag na ang kanilang mga sinasabi ay isang sa pantaha lamang. Sa pantaha lang daw ang sinasabi ng 70 Adventists. Palapalagay. Bakit po? Sabi niya. Sa mga talatang ating sinipi, wala namang tayong mababasa na pinag-uutos o sinabi ng Panginoon Hesus na ang mga Kristiyano ay mangili ng Sabat. Pansin niyo kapatid, milya-milya ang layo niya. Bakit? Binasa nila ang talata para lang patunayan na sa mga talatang yaon, wala namang ipinag-uutos si Kristong ipangilin ng mga Kristiyanong Sabat. Talagang wala kasi hindi yun ang pinag-uusapan doon. Ang punto lang ng mga taong pinupunto niya, una, ay ito. Kung ang Sabat ay para lang daw sa lumang tipan, at ang Sabat ay para lang sinaunang Kristiyano, bakit si Kristo mismo, kung ang Sabat ay wala na sa panahon niya, ba't binanggit pa ang araw ng Sabat? Nakuha niyong punto? Kung ang Sabat ay wala na sa Kristiyano, ang Sabat wala na sa bagong tipan, at ang Sabat ay sa lumang tipan lang yan at tapos na, bakit ang Sabat banggitin pa sa bagong tipan, Kristo pa ang siyang may sambit nito? So yun ang tanong ng iba. Kung hindi mahalagang isang bagay, ba't na-mention pa? Ngayon, ang bali niya. Sinabi ba sa mga talatang yaon na ipinag-uutos ni Kristo ang araw ng Sabat ipanginan mga Kristiyano? Maling tanong. Bakit? Alam mo naman talagang wala, itinatanong mo. Anong sinasabi doon? Ito ang punto. Ang Sabat may bigat, ang Sabat may katotohanan. Bakit? Kasi kung Sabat ay panahon ni Moses at wala na, bakit banggitin pa ni Jesus Christ after 2,000 years? Nakuha niyo ang punto? Bakit banggitin pa? Naku naman. Ang pinag-uusapan dito sa mga talatang mga ito, nang sabi, huwag ha, balabal, ano? Dalangin yun din sa panahon ng taglamig o sa araw ng Sabat. Ito sapagkat, mahirap talaga pagdating sa araw ng taglamig, lumayas at lumikas. Sa araw ng Sabat, dapat pagsambayat, nakaupo ka at pumupurit sa Panginoon, nagtakbuhan kayo. Bakit? Sabi ni Kristo, walang bato, nanikapatong si Babaw ng bato, persecution ang darating, lulusubing kayo ng mga Romano. At nangyari. Ang kanya namang palusot ay ito naman. Nakakatawa eh. Ginamit naman niya ang Nehemiah 3:19. Ito naman, balik sa kanya. Bakit kapag dinasabi kong balik sa kanya? Sabi niya, ang Sabat daw ay para lang sa sinaunang Israelita. At nauukol lang ito sa kanilang panahon. In short, sa panahon ni Ezekiel, Daniel, Lucia, Joel, Amos, Obadiah, Micah, Nabucodonosor, Semeiah, Hezekiah, Malakay, sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, hanggang Apokalipsis, hindi na nila ito panahon, dito lang ito napapanahon sa kanila. So dito sa kanila napapanahon, dito lang sa kanila nauukol ang panahon, ang Sabat hanggang diyan lang. Pagdating dito, wala na. Pero nakakatakot. Bakit? Bakit pagdating kay Nehemiah, binabanggit at ginamit pa niyang talata to prove na tama siya na ang Sabat ay wala na nga. Pero bakit? Sabihin mong, sinauna lang?
ng mga Israelita. Ancient Israelites lang ang dapat mangilin yan. Ay bakit pagdating kay Nehemiah, hindi na yung mga Israelitang lumabas sa Egypt, ay binabanggit pa rin at napaka-stricto nilang pagsunod sa Sabat. Ginamit niya ito. Tingnan niyo. At nangyari na ng mga pintuang bayan ng Jerusalem ay magpapasimulang magdilim bago dumating ang Sabat, aking inuutos na ang mga pintuan ay sarahan. Okay? Upang walang maipasok na pasan sa araw ng Sabat. So ito naman ang banat niya. Bakit daw nangilin ang mga babae at mga Kristiyano sa Lucas 23:55-56 ng araw ng Sabat? Kasi ugali nila na pagka-araw ng Sabat, magsara. Pagka nagsara, gustuhin mo man o hindi, makapangilin ka. Bakit? Saraduhan daw kasi ang gate ng Jerusalem. Pagka wala namang kwintang klaseng rason ito. Bakit? Lahat ba ng mga Hudyo na sa Jerusalem? Nagkalat kaya? Saan? Nagkalat sa iba't ibang lugar. May Galacia, may Efeso, may Smyrna. Nagkalat sila. Tapos, yung ikatwiran kasi magsara ng pinto. Paano yung mga taong wala sa Israel? Nandoon sa Antioquia, sa Pisidia, sa Amphipolis, nasa iba't ibang lugar. Pupunta lang doon para magpasara sa Jerusalem kasi Sabat na? Pagkalaking trabaho ito. Hindi tamang pangangatwiran yun, kaibigan. Tingnan mong pangangatwiran niya. Mr. Serato said, kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus ang tungkol sa Sabat, sa pagtakas nito, dahil kaugalian ng mga Hudyo na pagkaaraw ng Sabat, kaugalian doon ng mga Hudyo ha, pero tutunan hindi yun ugali ng Hudyo. Walang sinabi, basta lahat ito, ugali ng mga Hudyo. At mangyari ng pintuang bayan ng Jerusalem ay magsimulang magdilim bago dumating ang Sabat, aking inuutos ang pintuan ay saran. Hindi ito ugali, utos talaga na siraduhan para walang negosyo at kalakal na mangyari sa loob ng Jerusalem sa araw ng Sabat. Hindi sapagat ugali nila, pero sabi po mga kapatid ni Mr. Sarato ito, dahil kaugalian ng mga Hudyo na pagkaaraw ng Sabat ay sarado ang kanilang pinto ng Jerusalem. Kaya hindi nila magawa ang pagtaka sa araw ng Sabat. Note, tamang katwiran ba ang ganitong pananalita? Ang sagot, no. Hindi sila nagsara kasi ugali nila. At saka kung may ugali, may dahilan. Ba't naging ugali niyong magsara? Meron bang pag-uutos? Dapat sana, huwag ka dun sa pag-ugali, mag-focus. Mag-focus ka sa dahilan. Bakit sila magsasara? Kasi utos na dapat saraduhan para ang pagninegosyo, ang pangangalakal, hindi makakapasok sa Jerusalem. Hindi sapagkat ugali nila. Ang sabi ni Kristo, inyong idalangin na huwag mangyari sa taglamig o sa araw ng Sabat ang inyong pagtakas kung kayo salakayin ang kanyang punto. Kasi ugali ng mga Hudyo kay binanggit ni Kristo pagkaaraw ng Sabat, huwag sa araw ng Sabat ang inyong pagtakas kasi ugali nila magsara. Sa palagay ninyo, magsasara pa sila sa panahon ng mga Israelita, mga kapatid? Sa panahon yan, sila ba'y nagsasara pa ng pinto? No! Si Jesus Christ pumupunta ng Samaria, pumupunta sa Galilee, pumupunta sa iba't ibang lugar. At sila ngayon sumasamba sa iba't ibang lugar. Tapos magsara, dapat bumalik kasi baka masarahan. At bap, nako, napakalayong pangangatwiran yan. Wala sa tamang hulog. Hindi pwedeng igamit ang aklat ng Nehemiah na kung bakit sila ipinag-uutos na huwag mangyari, o sinabi na huwag mangyari sa araw Sabat ang kanilang pagtakas, hindi sapagkat ugali nilang magsara ng pinto. Tatakas nilang magsara pa ng pinto. Hindi tama na pangangatwiran yung kaibigan. I hope, clear po sa inyo yan. No po? Nakapanginayang, ang dami pa namang mga taong naniniwala ng ganitong klaseng pangangatwiran na wala sa tamang hulog. Tapos sabi niya, ang Sabat ay panahon lang sa lumang Israelita, sa naunang Israelita, ay bakit pagdating sa kay Nehemiah may Sabat pa rin? Bakit pagdating kay Ezekiel may Sabat pa rin? Bakit pagdating kay Isaiah may Sabat pa rin? Bakit pagdating sa Matthew, sa Marcos, Lucas, Juan may Sabat pa rin? Bakit pagdating sa Gawa may Sabat pa rin? Bakit pagdating sa bagong langit, bang lupa may mga Sabat pa rin binabanggit? Kung ang mga Sabat ng lahat na ito ay harvest, wala na. Sapagkat dito lang yan sa naunang Israelita. Nauukol lang sa kanilang panahon. Sa panahon lang nila yan. Pero pagkatapos dito, wala na rin. Kaya pat wala dito. Kung wala na nga, kasi hanggang dyan lang. Bakit nabanggit pa sa maraming talatang ito? Ugali pa ni Kristo, ugali pa ng mga apostoles. Ng Apostol Pablo. Mag-isip nga po kayo ng maayos-ayos. Huwag naman kayong takas ng takas. Talagang, talagang tinatakasan yung katotohanan eh. Nasa sa inyo na po yan. Sabi ni Mr. Saratos, ang pangingiling Sabat ay sa panahon lang ng unang mga Israelita. Mali! Sa panahon lang nila ang Sabat, bakit binabantayan pa sa panahon ni Nehemiah? Biyan na tanong. Sabi ni Mr. Saratos, yun daw. Pero bakit sa panahon ni Nehemiah binabantayan pa ang Sabat? Dos,
binabanggit ng Panginoon Jesus ang Sabat, yan ang laman na sinabi niya. Hindi sapagkat naghintay pang utusang ipanghinay ang Sabat. Now, kapatid, ito, Lucas 23:54-56. At nang magsimula ng araw ng pahingang Sabat, nangilin sila ayon sa katusan. Tanong, naghintay ba silang sabihan ni Kristo, oy, Sabat na, mangilin kayo. Oy, pagka kayo namatay, Sabat na, mangilin kayo. Hindi sinabihan. Walang talatang ganon. Pero bakit ang mga ito nangingilin ng Sabat pagdating? Bakit? Matitigas ang ulo nila? Gusto lang nilang maging special? Bakit sila nangingilin ng Sabat? Para maiba naman sila? Bakit sinabing ayon sa kautusan? Ibig sabihin, hindi pa sila nag-exist, hindi pa sila pinanganak, may kautusan na. At ayon sa kautusan, mamahinga pagdating sa araw Sabat. Sino ang mga yan? Mga Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo. Kailangan pa ba ninyong yaan ay inyong ipagtanggi? Dapat po maintindihan nyo yan. So yan, mga kapatid ko at mga kaibigan. Dapat maintindihan. Si Apostol Pablo at ang Sabat. Si Apostol Pablo na hindi nangilang Sabat. Anyway, paulit-ulit na po natin itong sinasabi. Itong sinabi ko sa inyo. Kung hindi mahalaga ang Sabat kay Apostol Pablo. Acts 13:14. May isang Sabat na nakarecord yan. Siya po ay nasa sinaguga. 13:44. Siya din po ay naroon sa sinaguga. Kalawa. Hanggang kung itutal mo lahat yan, meron pong 84 Sabbats si Apostol Pablo nasa sinaguga. Kung hindi mahalaga ang Sabat, ba't pumapasok siya? Ikalawa, pumapasok ba sa kasi Hudyo o pumapasok kasi utos yan buhat pa nung una? Ikalawa. Ikatlo, bakit naging ugali niya, custom niya or as usual? Bakit niya ito nagiging as usual at custom niya? Kasi alipin sila? Kasi magsara ang pintuan? Kasi nga Hudyo siya? O sapagkat ayon sa kautusan? Kapatid, tandaan ninyo. Matthew 12:8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Kung ang Sabat ay uko lang doon sa lumang Israelita at nasa panahon lang nila at panahon lang nila, bakit sa bibig pa rin ni Kristo Jesus ay nariyan at binanggit pa rin niya ang Sabat? Kung ang Sabat nito ay baseless, sabi mo, walang bisa. Ang walang bisa, binanggit at nasambit mismo sa bibig ni Kristo Jesus. Tapos sasabihin mo, para lang yan sa mga Hudyo na mga sinauna? I don't think so. Ito pa, sinabi ng Marcos din, at saka Lucas 5. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Kung ang Sabat din mahalaga, ba't isinasama niyan sa talatang yan? Kung ang Sabat ay hindi mahalaga, ba't nandiyan sa bersikulong yan? Kung ang Sabat ay hindi mahalaga, at sa panahon lang yan ng mga Israelita na pinilabas sa Egypt panahon ni Moses, bakit hanggang pagdating sa bagong tipan, libong mga taon ang lumipas, mahal kong kapatid kaibigan, ang Sabat ay diyan pa rin? Isa pa, isipin ninyo, Isaiah 66:22-23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay manatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At sinabi niya tuloy, at mula sa bagong buwan hanggang sa isang panibagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paruroon ang lahat ng laman, paruroon ang lahat ng laman, pupuntang lahat ng laman, magagather ang lahat ng laman, upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sino may sabi? Panginoon. Ano ang mangyayari? Sasamba. Sino may sabi? Panginoon. Anong araw ng pagsamba? Araw ng Sabat. Sabihin mo pa ba naman, hindi yan applicable sa panahon ng Kristiyano? Ay doon na nga yan ang mga ligtas sa langit? Ah, grabe naman. Pagka di mo pa naintindihan, pagkalaking disgrasya. Tapos sasabihin mo, hindi applicable ng mga Kristiyano. In short, ang mga sumasamba dito at nandoon sa bagong langit, bagong lupa, ay mga hindi Kristiyanong mga yan? Anong gusto mo palabasin dyan? Mga hintil? Mga taong hindi kumikilala sa Diyos? O kaya, mga Hudyo lamang? Eka, paano na lang tayo? Yan ang problema sa kakatanggi-tanggi ninyo. Kalalayas-layas para lang iwasan ang Sabat. Kristo pa naman ang tagapagtatag-inangkin ninyo. Pagkatapos ay hindi ninyo ito susundin. Nakakalungkot kapatid, hanggang bagong langit at bagong lupa, yan po'y araw ng Sabat. So ang Sabat ay kasama yan sa 10 utos. Hindi ito idinagdag na kapistahan at iba pa. Yan ay nasa panahon pa ng creation. At nayari ang langit at ang lupa at lahat ng mga natatanaw sa mga iyon. Anong ginawa ng Panginoon sa kapitong araw, kaibigan? Ang ginawa ng Panginoon sa kapitong araw, siya po ay binasbasan ng Diyos sa kapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilika at ginawa.
Sabi dito, ang Decalog o ang Sabat ay kasama sa sampung utos. Anong sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo? Galatia 3:17-19. God's promise to save through faith. And God wrote this promise down and signed it. Could not be concealed or changed 430 years later when God gave the Ten Commandments. Kapatid, kung ang Ten Commandments at ang Sabat kasama dyan ay panahon lang ng Israelita doon sa Egypt, doon sa Sinai, doon sa bundok ng Sinai, at ang Sabat ay panahon lang sa kanilang kapanahonan, bakit sinabi ni Apostol Pablo na ang Ten Commandments could not be concealed nor be changed? Amen? Isipin nga nyo yan. Ito pa ang sabi ni Apostol Pablo, mahal ko mga kapatid. Ephesians 1:2, honor your father and mother, this is the first of God's Ten Commandments that end with the promise. Kung hindi applicable at kung walang bisa ang kautosan ng Diyos kasama ng Sabat sa panahon ng Kristiyano, ba't ipinangaral ni Apostol Pablo na ang sampung utos di makansil, hindi pwedeng ma-change, at sinabi niya, igalang ang ama't ina sapagkat ito'y una sa sampung mga utos na may pangakong haba ang iyong buhay. Kung walang halaga ang Sabat, kung walang halaga ang kabuhang sampung utos, kapatid, bakit itinuro pa ni Apostol Pablo? Mag-isip nga kayo. Ang Sabat, yan ay ikaapat. Ngayon, ito namang akin. Kung inyong sundin, mabuti. Kung hindi naman, nasa sa inyo. At tandaan nyo kapatid, bilang kapitulo 15-15, sa kapisanan ay magkaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa tagaibang bayang hintil na nakikipamayan sa inyo, isang palatuntunan. So ang sabi ng Panginoon, hintil ka man or ikay Hudyo man, isa lang ang batas. Kaya sabihin ninyo, para lang yan sa mga Israelites, hindi yan para sa mga Kristiyano. Tuloy, bilang 15-15, magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, kung paano kayo, mga Hudyo, ay maging gayon din ang tagaibang bayang hintil sa harapan ng Panginoon. So kung ano ang Hudyo, ganun hintil, isa lang ang batas para sa ating lahat. Exodus 12:49, isang kautusan magkaroon sa ipinanganganak sa lupain ng mga Hudyo at sa tagaibang bayang hintil na nakipamayan kasama ninyo. Hudyo ka man o hintil, isa lang ang kautusan. Sabi po ng Galatia 3:26-28, walang magiging Hudyo o maging Grego. Hudyo-Hudyo, Grego, hintil yan. Walang maging alipin o malaya man. Walang maging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Sabi ng Roma 10:12, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo o ang mga hintil, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Kaibigan, I hope clear po sa inyo yan. Kahit sa panahon ni Ezekiel po, sabi ni Ezekiel 44:23, at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ipakikilala nila sa kanila ang malinis at marumi. At kanilang iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan at lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangili ng aking Sabat. Sabi ni Mr. Sanatos, ang Sabat ay para lang sa mga Israelitang naging alipin sa Egypt. Ang Sabat ay para lang yan sa kanilang naukol na kapanahunan. Yan ay para lang sa mga unang Israelita. At nung lumipas na wala ng Sabat, bakit pagdating kay Ezekiel, sinabi pa ng Diyos na kanilang ipangilin ang aking Sabat? Sana naman kilala, anak, kilala ninyo ang katotohanan. So part 2 sa atin pong pagtutuwid sa programa at topic ng Iglesia ni Cristo Manalo, na ang pagbubunyag ay kanilang ginawa. Ngayon, nabaliktad ang storya. Ang nabunyag tuloy sila. I hope naging malinaw ito sa inyo, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan. At nawa, kung malinaw man sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa, malinaw po ba sa inyo? Kung malinaw po sa inyo, ang inyo pong gawin, mga kapatid, ay kayo po ay mag-message sa akin. Evangelist Dizon, puri ng Panginoon, napakalinaw ng kanyang salita. At dahil diyan, pinupuri namin ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay dadako na sa atin pong hardin ng pananalangin. Dakila naming Panginoon na nasa langit, salamat po ng marami sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay, pagpapala, kabutihan, kagandahang loob. Salamat po at ikay nariyan para sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat-lahat. Nawa, Panginoon, ang amin pong napag-aralan ngayon ay naging malinaw at nagiging kapurihan sa inyong pangalan. Kayo ay aming Diyos, kayo ay aming Panginoon. Salamat po ng marami. Ama, nagbigay po sila ng kanilang mga text o prayer requests.
Ginawa nila ito sapagkat una na nampalataya sila. Nananalig sila sa inyo na sila inyong dinggin. Ngayon, Panginoon, akin pong muling inilalapit sila sa inyo. Nagsusumamo kami, nakikiusap kami sa inyo, Ama. Na inyo nawang dinggin ang dalangin ng mga kapatiran naming mga ito. Tulungan nawa ninyo ang bawat isa. At salamat ng marami sa matuwid at totoong pag-ibig ninyo. Ngayon, bayan ng Diyos, lahat ng may karamdaman, lahat ng may kahilingan, tanggapin ninyo ang katugunan at pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpasawalang hanggan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa inyong pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. At ang Diyos po ng langit nawa ang magpala po sa inyong lahat.